Hi guys! Muli ito si Ate Yoli ay nagbabalik po sa inyo. Magandang umaga at magandang tanghali at magandang gabi saan man po kayong dako ng mundo. Mapa-Pilipinas man po kayo or mapa-ibang bansa, nawa po ay nasa mabuting kalagayan po kayong lahat at walang anumang karamdaman sa ating mga katawan, lalong-lalo na po guys ang ating mga OFW. Mag-ingat-ingat po kayo sa mga bansa po kayo naroroon. Mag-ingat po at palagi po natin tandaan, may mga mahal po tayo sa buhay na naghihintay sa atin sa Pilipinas. Di po ba? At ganun din po ang ating mga titos, tita, mga ate, mga mami na nasa Pinas. Gayon din po ay mag-ingat din po kayo sa inyong mga ginagawa sa araw-araw, at kung tayo po ay may mga maintenance, ay huwag po natin kalimutan yun. Di po ba? Dahil mas maganda po tayo ay kapiling ng ating mga mahal sa buhay habang sila ay lumalaki or tumatanda. Di po ba? So, dito, meron tayong bibigyan ng isang reaction video. Nakakaibang reaction mo muna tayo ngayon. Pero bago po tayo magbigay ng ating reaction video, guys, nais ko po muna, supportan po muna natin ang Team Kalingap sa pangunguna po ni Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna's Vlog, and Kalingap Rob. Ganun din po, guys, si Ruel of Malalag. Huwag po natin, guys, kaligtaan na supportan ito pong apat, no? Si Kuya Bal, si Ate Edna, Kalingap Rob, and Ruel of Malalag. Ay tangi po sila po ang mga Matubang family na siya pong nagpatunay, nagpakita ng tatak kung paano sila maglingap sa kapwa-tao. Di po ba? Dahil dito nga guys, huwag po tayo mag-skip ng ad sa kanila mga video upload, dahil hindi po natin alam, dahil baka darating ang araw, isa po sa ating mga mahal sa buhay ay kanila ding maabot na matulungan. Di po ba? So ito din po, hingin ko na rin po ang itong pagkakataon sa inyo. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe kay Ate Yoli's Vlog, please do subscribe my channel, Ate Yoli's Vlog. At paklik na rin po guys ang inyong notification bell na sa bawat video upload po natin ay ma-notify din po kayo. So let's go, puntaan po natin to guys. Punta tayo sa ating reaction video. Diehard supporter, sabihin na lang natin. Sana po isipin nyo po mga Kalingap, no? Unahin po nating suportahan po si Kuya Bal. Yes po. Kung hindi nyo po kayang suportahan po si Kuya Bal, mga Kalingap, please, pakiusap po sa inyo, huwag na po kayong susuporta sa amin. Yun lang po ang yun lamang po yung aking pakiusap po sa inyo. Kung hindi nyo po kayang suportahan si Kuya Bal, si Kalingap Rab, at ang Team Kalingap, mas okay po na let go nyo din po kami. Kasi nga, hindi namin kailangan ng mga tao na selfish, no? Yes, alam po natin, alam ko po na may mga ano din si Kuya Bal na hindi natin nagugustuhan. Pero from the word, mga Kalingap, na siya po ang ama, siya po ang founder, no? Hindi na po iba si Kuya Bal sa akin, si Kalingap Rab. Sila na po yung second family ko po dito sa Daet, kasi nga nandito po. Pinili ko po na pumunta po dito na hindi sinama sila Papa o hindi po mag-inwersa na isama si Papa o si mga kapatid ko para dito mag-stay para sa mana ko. Mas pinili ko po na pumunta dito kasi alam ko po na may second family po ako dito, may mga kamag-anak po ako dito. Kaya po talagang hindi na po iba ito sila sa akin. So ayun po, yun po ang aking munting pakiusap lang po sa inyo. No? Oo, sumusuporta ko po sa Rochelle. Pero nasasaktan din po ako, no? Kasi nga dito ko na po yung binabangga niyo po. Kahit mo po sabihin na sumuporta ka po sa amin, pero mukhang ako na din po yung anong niyo po, pinagsalita na hindi maganda. Kasi nga, yung tito ko, no, si Kuya Bal, siya po yung talagang tinitira niyo po na mga Rochelle fans. Doon po tayo papanig kung sino po nagpasikat sa amin, sino po ang dahilan kung bakit po nandito kami sa social media. No? Intindihin po natin sino po yung punot-dulo kung bakit niyo po kami nakilala, mga Kalingap. No? At sana po, mga Kalingap, no? Ulit po sa mga sumusuporta po sa amin na mga Rochelle fans, unahin niyo pong suportan po si Kuya Bal. No? Minsan po, nakakasakit din po pasahin yung mga comment niyo po na hindi maganda kay Kuya Bal. No? Sa totoo po. Sana po, mga Kalingap, kung susuporta po kayo sa amin,
Tapos, binaliwala niyo po si Kuya Bal. Mas okay po sana. Mas okay po. No? Na huwag niyo na lang po kami suportaan. Kung hate niyo po si Kuya Bal. Isama niyo po siya. No? Unahin niyo po siyang suportaan bago po kami. Kasi kami po, bali mga followers po niya, no? Yung mga ginagawa po niyang pagtulong, kami po yung nagpapatuloy, no? Mga feeding program po, yan po ang aming ginagawa ngayon. So, yun guys, no? Nakita na natin ang ating video clips na nakuha. At dito din po guys, sa gilid natin, meron po tayong nakalagay dyan na isa sa mga comment na siyang bibigyan natin ng reaction din. Dito narinig na natin guys yung sinabi ni Roel una dito sa kanyang mga Rochelle na nag supporta sa kanila, no, na huwag na silang suportahan kung hindi mo man lang kayang suportahan si Kuya Bal at saka si Kalinga Prab. Napakasakit po ito para kay Ruel, no? Hindi basta-basta to. Hanga po ko sa iyo, Ruel. I salute you talaga, Ruel, sa ginawa mo ito, no? Hindi basta-basta to ang ginawa ni Ruel. Napakatapang niyang sinabi. Hindi na siya natakot din na maaring iwanan siya ng kanyang mga supporters, di ba? Kaya pero dahil po nananaig dito kay Ruel ang pagmamahal niya sa kanyang tito, kay Kuya Bal Santos Matubang at kay Kalinga Prab, di ba? Kaya ito guys, ito alam natin itong video clips na ito na nakuha natin. Ayun pa, no, nang nagkaroon ng kaguluhan, ito ay lumabas, nagsalita na si Roel. Pero ito po, i-apply po natin sa lahat. Tama po itong sinabi ni Roel, kung mahal niyo po siya at sinusuportahan niyo siya, suportahan po natin ang lahat ng kanyang gawain, lahat ng kanyang mga paglingap, suportahan po natin, no? At nakikita din naman natin guys dito sa mga ibang Rochelle fanatic. Dahil unang-una nandiyan na nga ang Rochelle Fanatic International, nakita natin guys, no, sumasama sa kanila na pagtulong, paglingap, nagbibigay ng mga ayuda. Yun po ang pinakamagandang sumusuporta sa isang tao, lalo na sa isang charity vlogger, no? Hindi lamang yung pagpakilig, kundi pati yung kanilang mga pag-charity works ay talagang sinusuportahan ng kanilang tagahanga. At ganun din po dito sa lahat, hindi po maganda to. Pero bago po tayo guys, basahin po natin ito. Ayan po, nandito, nakita nyo sa gilid ko. Yung sinabi nga kung bakit tayo nagpa-live, gawa ng reaction ngayon, no, na iba pong reaction natin ngayon. Yun nga ito, no, isa alam ko ito, isa to sa mga Rochelle. Nagmamahal sa Rochelle, no. Kaya sana maintindihan ng lahat, hindi lang ng Rochelle, kundi mga Edrica. Oo ma'am, ganyan man ginagawa namin. Dahil ito nga, dito sumagot yata ito siya guys. Dahil ako nag-comment na ako na unawain natin at isipin natin yung sinasabi nga ni Ruel, no, na tangkilikin natin din o supportan din natin, mahalin natin si Kuya Bal kung mahal natin si Ruel at si Rochelle. Kaya ito nga parang nagsagot ito sa akin na oo ma'am, ganyan man ginagawa namin, kahit masakit sa kalooban namin, iiyak na lang kami kasi wala kami magawa na ipaglaban namin ang mga idol namin. Kasi lagi nila sinasabi sa amin na lawakan namin ang aming pangunawa at wag daw namin patulan ang mga basher. Kaya iiyak na lang kami pag nabasa namin. Nabasa kami na masasakit na sa na comment. You know, so tama po para po dito, no, sa so nag-comment. Ayan, tinakpan na lang natin yung pangalan para hindi rin po mapagpiestahan ng mga basher, di ba? Para sa akin tama po ito yung sinabi ni Naruel at Rochelle sa inyo. Hayaan na lang ang mga basher dahil yun nga isipin natin. Sorry. Isipin natin na ang taong binababa ay siya pong tinataas ng ating Panginoon. Nakita nyo, kahit nibabas man si Rochelle or si Erica, hindi po sila sumasagot. Di po ba? Hayaan po natin yung mga basher.
At ganun din dito, masabi ko sa mga Edrica, no? Huwag po natin hayaan din ang ating mga followers, ang ating mga fans na magsalita ng kung ano-anong pambas dito sa kabilang lab team. Dahil nauna itong na lab team itong Rochelle, yun nga, may paliwanag na dito si Kalinga Prab kung bakit natigil na, dahil yun nga, napakaganda ng ending ng Rochelle, dahil una nagkaunawaan na nga si Ruel at si Rochelle, although na hindi pa man sila officially, pero nandun nga sinabi nga ni Kalinga Prab no na pareho silang nagmamahalan. So, mahalin na rin po natin yun, guys. No, wag po natin sila ibas, tayong mga Edrica. Wag po tayo mambas. Dahil dito din, no, sinasabi nga ni Kalinga Prab kung bakit meron pang Edrica na lab team, na patuloy. Kasi nga, itong si Erica ay pinapabahayan pa po ni Kalinga Prab. Pagtapos nito ng pabahay ni Kalinga Prab, baka wala na rin itong Edrica, or talaga siguro kung sila ay magkatuluyan din ni Edo, no, doon nyo na rin ito siguro mapapanood sa kanilang mga vlog, sa vlog ni Edo, diba? Kaya unawain natin ang sitwasyon din ni Kalinga Prab, guys. Huwag natin ibas si Kalinga Prab, dahil si Kalinga Prab ay ginagawa lang niya ang kanyang trabaho. Ito si Kalinga Prab, alam natin kung bakit patuloy itong Edrica, dahil dito nga kumukuha si Kalinga Prab ng pampabahay sa mga tao. At ganun, balik po tayo doon sa kay Ruel. Ito din po, no, kagaya sa sinabi ni Ruel, kung wala po si Kalinga Prab, wala po si Kuya Bal, hindi niyo po makilala ang Rochelle, hindi po natin makilala si Ruel o Malalag, at hindi po natin makilala si Rochelle kung wala po ito ang Kalinga Prab, sa pamagitan ni Kuya Bal Santos Matubang at Kalinga Prab. Ganun din po, paalala ko rin po sa mga Edrica, no? Ito, kung wala po si Ruel, ay hindi rin po natin nakilala si Erica. Dahil ito nga, si Ruel, pakatandaan po natin, andun po ang respeto natin kay Ruel, no? Huwag po natin basta-basta din ibas. Kasi kung wala po si Ruel, hindi po natin dito nakilala si Erica. Diba? Kaya sana, guys, ang respeto po sa isa't isa, patuloy po natin pairalin, dahil yun po ang pinaka-importante, respeto po natin. Huwag po natin i-bash, dahil sa una-una sa pambas nyo, mag-bash po tayo, Erica man or Rochelle, hindi nyo po, guys, alam, ang inyong binabas ay ang mga hinahangaan nyo sila po ang naaapektuhan, lalong-lalo na ngayon ay pabalik na sila ng eskwela. Mag-start na ang school. Ngayon, kung ganito kayo, pareho kayo ng babas, kawawa po silang dalawa. Maapektuhan ang kanilang pag-aaral, that alam natin na sila ay scholar ni Kalinga Prab. At alam din natin, ang scholar ni Kalinga Prab ay may mga standard sila sa kanilang mga grades, no? Kaya sana maunawaan po both sides ng Edrica, ng Rochelle man. Alam natin wala ng Rochelle, pero ito para shortcut na tayo, ayoko na mahirap magsalita ko, Rochelle at Ruel, mahaba pa, no? Kaya sana maunawaan both side ng mga kanilang supporters na stop na po. At ito po ay panawagan ko rin personally, dahil dito nga to sa comment ito, alam ko yung comment na ito, hindi ito huwad na Rochelle. Ito ay totoong mga nagmamahal kay Rochelle, dahil hindi ito magko-comment ng ganito kung wala silang concern, no? Kaya panawagan na rin dito sa mga founder ng Edrica na sana si Ruel, nakita natin si Rochelle ay laging nagsasabi sa kanilang mga live, no, na huwag ibabas ang Edrica, dahil sila ay pinapanood nila at kaibigan din nila yon. Sana dito din para po maging fair tayo dito sa kanila din, at matapos na rin ang mga pambabas na ito, panawagan na rin sa mga founder ng Edrica. Maraming mga founder ng Edrica Universe, Edrica Fanatic, marami kagaya din ng Rochelle. Kaya sana doon din po sa inyo, wag po kayo ng hayaan ang mga members na mambas. Dahil unang-una, pakatandaan po natin, kung hindi dahil po kay Ruel o Malalag, ay wala po si Erica.
At ganun din po, mabalik din po ako dito sa mga Rochelle. Huwag din po natin palaging silipan si Erica, no? Na pag siya ay nabablog ni Kalinga Prab, na masabi hindi man lang maisip, hindi man lang mapasalamatan si Ruel. Guys, sana sa kunting bagay, hindi na rin po natin yung silipin kay Erica, kasi unang-una, sobrang galak ng tao sa mga blessing nila na tatanggap. Hindi naman po talaga perfecto yung tao na lahat na lang maalala, di po ba? Pero meron po talaga na kung hindi man sa unang video nila mapasalamatan, meron talaga bago mag-end nagpapasalamat si Erica kay Ruel o Malala. Kung hindi man si Erica ang nagpasalamat, ang kanyang lolo. So sana maintindihan na po natin yun dahil kakunting bagay lamang po yun para gawan po natin din ng issue yun. Yun lang po ako, hindi ko po ito dito pinapanigan, no? Pero yun kasing nakikita natin. Pareho po, both side, wala po kong pinapanigan. Ang nasa akin dito ay kailangan nasa gitna lang tayo. Dahil para po, dahil tandaan po natin, ang Kalingap ay pagtulong. Tumutulong po si Kuya Bal Santos Matubang, si Ate Edna, si Kalingap Rab, si Ruel o Malalag. Kaya dyan ang nakita nyo sa thumbnail ko, naka-thumbnail si Ruel at si Kuya Bal, si Kalingap Rab. Dahil sila po yung gumagawa ng kanilang pangalan ngayon sa pagtulong. Kaya sana nandun unawain natin at respetuhin po natin ito sila, no? Dahil wala po silang hinangad kundi ang makatulong lamang sa kapwa-tao. At malay po natin, baka pagdating ng araw, isa sa mga mahal sa buhay natin ang kanilang matutulungan. Di po ba? Kaya sana guys, ito lalong-lalo na ngayon. Ito pala na bago ko makalimutan, dahil lalong-lalo na po ngayon, malapit na ang birthday ni Erica. Pakiusap po sa mga Erica na sana ay nandun ang pangunawa nyo kung bakit makarating si Ruel o Malalag at Rochelle sa birthday party ni Erica, dahil si Kalinga Prab na rin ang nagsabi na invited si Erica at si Ruel at si Rochelle. Dahil unang-una, ito po ang tema ng birthday party ni Erica ay my partners. Sinabi na nga ni Kalinga Prab, hindi pwedeng dumalo ang walang partners dito. Kaya partners ang makadalo. Kaya sana nandun ang pangunawa, ang pagmamahal sa isa't isa. Pakiusap po sa inyo, paalang-alang, salang-alang po natin ang Team Kalingap. Dahil kung wala po ang Team Kalingap ay wala po ato ang ating mga love team, di ba? Kaya i-hug nyo po si Rochelle sa kanyang pagpasok sa birthday party. Dahil yun nga, napakasaya po itong okasyon. Ito po yung okasyon na sinasabi ni Kalinga Prab na magsama-sama ang kanyang mga natutulungan. Nandito makikita natin sina Joy. Dahil lahat naman yata na mga natulungan dito ni Kalinga Prab ay invited ni Kalinga Prab. Kaya sana wala pong mangaring mag-bash both side, pagmamahal po ang pairalin natin dito. At ganun din po sa mga Erica, pakiusap, bakit hindi na lang natin gawin? Kagaya niyan sa Rochelle, no? Ang Rochelle ay mayroong mga founder na talagang pati sa paglingap ni Ruel ay nakasuporta, kahit na sa paglingap ni na Kalinga Prab ay nakasuporta sila. Bakit hindi natin gawin na rin yun? Para nandun ay, yun po ang mapag-usapan natin, di ba? Wala po tayo masilip sa isa't isa dahil alam po natin ito sila ay paglilingap. So, tulungan po natin sila sa paglingap. Lalong-lalo na ngayon ay school opening, balikan ng school. Kailangan ng mga kabataan ng mga school supplies, mga founder. Sana maisipan din na hindi lamang ang ating mga team na mga love team ang mabigyan natin ng regalo, kundi maibahagi din natin ang ating blessing sa kanilang mga nililingap. Dahil unang-una si Ido ay nag-charity. Di po ba? Samahan natin. Napakaganda. Siguro ito yung nahanap po na mag-charity work si Ido kasama si Erica. Mag-feeding program si Ido kasama si Erica. Bigay ng mga school supplies kasama si Erica. Why not? Hindi natin gawin, mga ka-Erica. Ito ay, huwag sana kayong magalit. Ito ay sa akin ay pag makita natin na maging malawak ang pagbibigay bahagi sa ating mga kapwa Pilipino, di ba? Kaya mas maganda kasi itong nagmamahalan lang, walang hidwaan, walang bangayan, walang
pagsalita ng isa't isa ng hindi maganda. Dahil unang-una po, kung tayo po ng mga fans ng mga love team na ito, hinahangaan natin si Erica, si Edo, si Ruel at si Rochelle. Hindi ba natin naisip sa ating mga hidwaan ng mga fans dito sa mga comment section? Hindi ba natin naisip na itong mga hinahangaan natin ay naaapektuhan din? Di ba? Kaya sana ito po ay makita natin, no? Inaasahan natin, asahan natin na sa darating na birthday ay magkaisa na rin po, dahil nakita natin mas maganda po ang nagkakaisa tayo dito sa mundo ng YT, di ba? At napakaganda po makita natin nagkakaisa, dahil higit sa lahat ay babalik na sila sa kanilang pag-aaral, si Rochelle at saka si Erica. Huwag po natin dito kalimutan, guys, na sila ay mga scholarship ni Kalinga Prab, di ba? Dahil ito si Kalinga Prab, wala pong hinangad kundi ang mapasaya lamang po tayo dito. Dahil nakita naman natin, no? Ako mismo nakita ko yung chemistry na ngayon nakikita ko dito, guys, ang chemistry ni Edo at saka ni Erica. Nakikita natin pagbablast minsan ni Erica at si Edo, minsan talaga nagbablast din, no? Kaya why not, mga Rochelle, suportahan nyo rin ang Erica, hindi lamang manood kayo at makita nyo rin ang kanilang dito, no? Kasi wala na nga ang Rochelle, no? Dito tayo, mga Rochelle, ay suportado natin personally si Ruel at si Rochelle, di ba? Pero why not panoorin nyo po yung Erica? Makikita nyo rin, parang mabalikan nyo kung paano noon kayo kinilig kay Ruel o Malalag at kay Rochelle. Dahil dito makikita nyo si Edo at saka si Erica, maganda din po ang kanilang chemistry. Why not na ganun, magsuportahan na lang po tayo dito, guys. Suportahan nyo ang Erica. At ganun din po, alam po natin kasi dito, guys, no, sinabi nga ni Kalinga Prab na siguro pag sinagot na ni Erica, ni Rochelle, si Ruel, doon ibablog yun ulit, no? Ibablog yun ang pagsagot ni Rochelle kay Ruel. Kaya mas maganda pong ganito, nagkakaibigan ang lahat. Alam po naman, hindi tayo ipokrita, no, na magsabi na sa dito sa social media ay wala talagang buzzer. Pero kung maari lang naman tayo ay mahalin po natin ang mga subject ng Kalingap. Diba? Dahil ang Kalinga po ay puro pagmamahal. At ito din po last po bago tayo magtapos dito. Pakatandaan po natin, Erica, Rochelle man, ng mga fans club, na lahat ng mga sumusuporta, huwag po kayo magpadala sa mga kung anong manambabas, dahil hindi po natin alam. Meron po talaga mapagpanggap na mga Rochelle. Meron din po mapagpanggap na mga Erica. Na alam po na sinasabi nga palagi ni Kuya Bal na mga huwad na mga Erica, mga huwad na mga Rochelle. Kaya wag po kayong mga sulid talaga, na talagang sulid nagmamahal sa inyong mga hinahangaan. Wag po kayong magpadala sa mga nambabas na mga walang kwentang pambas, dahil yun ay mga hindi po sila mga totoong nagmamahal sa kanilang hinahangaan, kundi ang gusto lamang ay guluhin. Dahil alam po natin, guys, may mga community na gustong sirain ng Kalingap. Kaya tayo, kung tayo ay nagsusuporta sa ating mga hinahangaan, huwag po tayo magpadala. Instead po, iwasan nyo na lang po yun, no? Ang mga nambabas. Kasi kung tayo ay sasagot pa sa mga pambabas nila, ay wala po, isipin po natin ang ating hinangaan kung anong apekto ang mangyayari sa kanila. Di po ba? So, dito, guys, medyo napahaba tayo dito ng ating reaction video. Maraming salamat po sa inyong lahat. At sana nga nandun na, no, maunawaan po natin lahat dito na ang Kalingap ay pagmamahal po. Ang hinangad po nila ay ang makatulong lamang sa kapwa po natin. At dito tayo sana lahat, tayo ay maunawa natin yun. Dahil yun nga, hindi natin alam. Dahil baka pagdating ng araw, isa po sa mga mahal sa buhay natin ay kanilang matutulungan. Di po ba? And alam yun, guys, yun yung sinasabi ng Panginoon na nang nauhaw ako, nang nagutom ako, nang wala akong damit, binihisan mo ko. Siguro magtanong ka, bakit ko hindi naman kita nakita sa daan? Pero hindi niyo po alam, guys, sa pagtulong niyo po sa Kalingap, ginawa niyo po yun sa Panginoong Hesus. Ginawa niyo po sa Diyos yun.
ang mga sinasabi niya, isa po kayo doon. Diba? So, thank you so much and God bless everyone. Bye!